ibang kasal natin. Ikaw ang tanong. Tapos na! Isa na po akong may bahay at isa na po akong wife. Misis ka na. Misis, mulada na ako. Angel misis na ako. Hindi, hindi ka dito. November kami kinasal ni Mikey. Dito tayo kinasal. Kaya dito kami ngayon nagsasalita. Dito kami, dito sa altar na to. Dito ang altar. Dito kami mismo kinasal ni Mikey. Dyan. Simple lang. Kasama lang yung family and parents namin. This wedding is really for our parents. Kasi syempre, yung nangyayari ngayon, it's very uncertain. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Tapos ang pandemic. So, syempre, gusto namin na to seal the deal na nandito kaming lahat, nandito tayo lahat, nakaka-celebrate. When I met you, I was used to people always seeing the bad side in me. But when you came into my life, every day you keep on making me feel that I am a prized possession. You made me feel like I'm a winner just being me. And little by little, I'm finding peace within myself. Happy ako na ikaw ang binigay sa akin ni Lord. And I promise to take care of you, guy. Nung sinabi ko sa iyo nung nakita ang tinanong, I promise to take care of you always and to protect you. I love you and thank you for everything also. One time na mabuhay sa mundong ito, and God gave me you as my parents. And thank you. This wedding is really for you to honor both of our parents, and I hope I make you proud. And you have a new son. Never been more sure that you are indeed God's blessing and answered prayer to me. But tonight is the night when two become one. Sana nakapag-prepare ka kasi talaga magkakalumpuhan ka na. But in all honesty, I praise God and I thank Jesus for you because you made the little girl's dream come true. Thank God's grace. Salamat na secure na nito. Ginawa namin to dahil irespeto ni Mikey and parents ko, parents niya. So, I'm very happy also that you did that. And we will see you all next year by God's grace in the bigger wedding. We will celebrate.